Kasi pag mayroong ano, pag mayroong instrumento, parang nakatitiyak tayo sa ating pag-awit, di ba? Pagka tayo ay may katiyakan, ay mayroon tayong kasiglahan, mayroong kagalakan. Well, napakalaga yung salitang katiyakan. Sapagat kung mayroon tayong katiyakan, hindi tayo nangangapa sa dilim. At ang mga tao, kahit anong yaman, kahit anong banto, kung wala siyang pinangawakan ng katiyakan, katiyakan tatayo sa lahat ng panahon hanggang sa walang hanggan, ay siya isang bulag na namumuhay sa mundo na walang paruroonan. Na gusto kong talakayan natin ngayong gabi ang katiyakan ng kaligtasan. Sapagat katiyakan ng kaligtasan lamang ang makapagbibigay ng totoong kapayapaan, katiwasayan, kagalakan, at katiyakan ng isang tao. Kaya, ang tanong ko, ligtas ka na ba? Kung ligtas na, paano ka nakatitiyak? Paano ka nakatitiyak? Marami ang naniniwala na ang kaligtasan ay biyaya. Right? Ano ibig sabihin ng biyaya? Biyaya, ibig sabihin, kaloob. Hindi pinagtatrabahuan. Kaya anumang ibinigay sa'yo na hindi mo pinagtrabahuan, yan ay hindi mo kinita. Kung tawagin yan, ay biyaya. Now, ano ba yung biyaya ng Diyos? Napakalawak yan. Pero isa lamang ang ating titignan ngayon, ano ba yung biyaya ng Diyos? Pag sinabing biyaya ng Diyos, ibinigay niya ng kusa sa mga taong hindi karapat-dapat. Ano yung binigay ng Diyos Ama sa mga taong tulad natin na hindi karapat-dapat sapagkat tayo makasalanan? Ano yung binigay niya sa atin? Ha? Ang kanyang bugtong na anak. Na sino nga makapag-recite ng John 3:16 nang walang tingin-tingin sa Bible? Tatlong taon na tayo sa Biblia eh. Sige nga, paki-recite na. Sino ang matapang? Ipakita yun. John 3:16. Dalang nalaman ang pag-ibig ng Diyos at binigay ang kanyang bugtong na anak upang sumambal tayo sa kanya ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kanyang bugtong na anak, anong ginawa? Anong ginawa ng kanyang bugtong anak? Anong ginawa ng Diyos sa kanyang bugtong na anak? Ibinigay. Biniyaya. Ibinigay. Ipinagkaloob. Kaya sino yung biyaya ng Diyos? Si Kristo. No, si Kristo ba pinagtatrabahuan para maligtas ang tao? Hindi. Anong dapat gawin? Sampalatayanan. Maraming taong naniniwala na sinaligtas at naniniwala sa biyaya, pero kung susuriin natin ang kanilang doktrina ng kaligtasan, mali. Dahil sila ay nangahawak sa kanilang mabubuting gawa, sa kanilang pagsampi sa relihiyon o sa iglesia, sa kanilang pagsunod sa kautusan. Eh, hindi yung kautusan ang tinatawag na biyaya, hindi yung trabaho ang biyaya. Sino ang biyaya? Si Jesus Cristo, at si Cristo ay hindi pinagtatrabahuan. Now, ang tanong natin, paano dumating ang biyaya ng Diyos sa buhay ng mga tao? At yan ay napakaliwanag na ilalarawan sa atin ngayong gabi sa isang kasaysayan ng isang babae, isang ginang na meron siyang anak na isang apostol o meron siyang tawag nito son-in-law sa Tagalog, yung son-in-law manugang, at ang kanyang manugang ay apostol. Sino yun? Sinong apostol yun? Si Pedro. Okay? Mayroon siyang biyanan. At sa buhay ng biyanan ni Pedro, makikita natin ang napakaliwanag na larawan ng biyaya ng Diyos upang ang bawat isa ay magkaroon ng katiyakan ng kanyang kaligtasan. Kayo ba tiyak na?
Ha? Natulog ni Imaker, no? Tiyak na ba kayo? Kailangan malakas ang loob sabihin. Amen. 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 But kung hindi kayo tiyak, eh, nangangap pa kayo sa Diyos. Buksan natin ang ating Biblia sa Matthew chapter 8. Tayo, chapter 8. Okay? Wala na pala, hindi na uso Biblia ngayon. Eh, no? Ang uso pa lang yan ay cellphone. Kaya hindi ko na mapagbawalan mga magulang ngayon eh. Nasa protecting ng church, ibinibigay yung cellphone sa mga anak. Kasi ang Bible, eh nasa, nababasit anak ko, pastor ng Bible eh. Pero nakikita ko, nagigames. Kaya hindi ko masaway dahil nasa cellphone na ang Bible. Okay? Pero ngayon, sana magkaroon tayo ng sariling cellphone. Okay? Para matignan natin. Basahin natin. Mateo 8:14-15. Alam mo yung cellphone eh. Mura lang yan, kung kaya second hand. Diba? Di ba ganun gitara? Nakapili ka ng sasakyan, gitara pa kaya. Mateo 8:14-15. Nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, nakita niya ang biyanang babae nito na nakaratay dahil sa lagna. Hinawakan niya ang kamay ng babae at nawala ang kanyang lagna. Bumangon siya at naglingkod kay Jesus. Ito ang salita ng Panginoon, tayo'y manalangin. Opo Panginoon, inyo pong ipinahayag sa iyong salita ang malinaw na paglalarawan upang may paluwanag ang dakilang biyaya ninyo sa kaligtasan na walang iba kundi si Kristo. At ito po ay isang larawan kung paano pong dumating ang biyaya sa buhay ng isang babae na wala siyang kamalay-malay. Sapagat ang biyaya ay pinagkakaloob sa walang malay at hindi mga karapat-dapat. Nawa po, pagpalain po ninyo ang aming pong pag-aaral ngayong gabi. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Now dito sa ating binasa, makikita natin dito na si Jesus ang siyang dumating sa bahay ni Pedro. Okay? Siyang dumating sa bahay ni Pedro at siya'y pumasok. At sa kanyang pagpasok, nakita niya ang ginang na may sakit. At anong sakit? Lagnat. Pagkatapos, hinawakan ni Jesus ang kamay noong ginang. At ang ginang ay gumaling. At nung siya gumaling, makikita natin na katotohanan ng siya gumaling, bumaron siya at naglingkod kay Jesus. Yung po'y gawa ng biyaya ng Diyos. Now, isa-isahin natin ang pagdating ng biyaya ng Diyos sa buhay ng biyanan ni Pedro. Una-una, biyaya ng Diyos ang unang dumating sa kanya. Okay? Biyaya ng Diyos ang unang dumating sa buhay nitong biyanan ni Pedro. Hindi yung biyanan ang dumating kay Jesus. Tanda natin. Hindi yung babae ang dumating kay Jesus, kundi si Jesus ang dumating sa kanya. Sapagat kung yung babae ang dumating kay Jesus, ibig sabihin, may utang na loob si Jesus. Ngunit dahil biyaya, si Jesus ang dumarating sa tao. Hindi tao ang naghahanap para abutin si Jesus, kundi si Jesus ang dumating sa kalagayan niya, sa pwesto niya, sa buhay niya. Alam natin na si Jesus ay Diyos. Naniniwala kayo ron? Okay. Pero tignan niyo. Dumating si Jesus sa buhay ng babae, pero bago siya dumating doon, alalahan natin si Jesus ay Diyos. At para sa darap dumating sa buhay ng babae, kailangan ang Diyos ay magkatawang tao. Hindi pinatatrabahoan ng tao yan.
Diyos mismo ang nagkatawang tao upang mabuhay at maglingkod sa mga tao hanggang sa ito'y dumating sa buhay ng babaeng ito. Ganon din sa buhay ng tao sa ating panahon pagdating sa kaligtasan, si Jesus ay itinakda ng Ama na dumating sa ating buhay upang tayo ay kanyang palayain sa pagkaalipin natin sa kasalanan. Galacia 4, versikulo 4 hanggang 5. Ganito ang pagkakasakit. Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan. Pag sinabi pong ganap na kapanahunan, ito'y ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, biyaya. Okay? Ganon din sa babae, dumating ang ganap na kapanahunan na si Jesus ay dumating sa kanyang buhay. Sa atin din, lahat sa mundong ito, dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kausan. Alam natin ang kausan ang naglalantad ng ating kasalanan. Kung walang kausan, hindi natin alam kung ano yung kasalanan natin. Hindi natin alam kung ano yung pagnanakaw. Hindi natin alam na kasalanan pala ang pag-iibot kung walang kausan. Lahat ng tao alam ang kausan sapagkat lahat ng tao alam nilang kasalanan ang magsinungaling. Alright? So lahat ay may pananagutan sa kausan at lahat ay alipin ng kausan. At dahil lahat ng tao ay alipin ng kautusan, habang nalalaman natin ang kautusan, lalong dumadami ang bilang ng ating kasalanan. At yan ang takdang panahon na si Jesus, sinugo ng Ama, ipinanganak ng isang babae, ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Ibig sabihin, tubusin ang lahat ng alipin ng kautusan. Upang matanggap natin ang pagkukupkup bilang mga makasalanan o anak ng Diyos. Now, si Jesus ay nagkatawang tao sa layunin tayo na makasalanan, tayo na may karamdaman ng kasalanan ay maligtas sa pagkaalipin natin sa kasalanan. Siya'y nagkatawang tao. Bakit kailangan magkatawang tao si Jesus? Bakit hindi na lang sa dumating at iligtas lahat ng tao? Hindi po maaari yun eh. Sapagkat hindi mararanasan at maramdaman ni Jesus kung ano yung kahinaan ng tao. Kaya nga kailangan mamatay si Kristo dahil sa kahinaan ng tao. Maramdaman niya yung sakit, maramdaman niya lahat ng nararamdaman ng tao. Ano yung mga nararamdaman natin na tinatago natin pero hindi itinatago ni Jesus? Kasalanan? Okay, anong kasalanan nyo? Halimbawa, ating pagiging mahalay, tukso, temptation. Hindi nang sabi sa Hebreo 4:15. Kapag tayo po'y tinutukso o natutukso sa kasalanan, alam ni Jesus yan. Kaso lang, tayo hindi makaiwas kadalasan sa tukso dahil hindi tayo si Jesus. Si Jesus kailanman hindi nagkasala. Pero dinanas nga ang lahat ng tuktong dinanas natin para maunawaan niya paano tayo ligtas sa lahat ng kasalanan ng tukso. Ang sabi sa Hebreo 4:15, sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pare na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isang na tinukso sa lahat ng mga paraan. Gaya rin naman natin. Gayon may walang kasalanan. Now, kung si Jesus ay nagkakasala, hindi siya maging karapat-dapat na tagapagligtas sa atin. Sapagkat, siya na walang kasalanan, inako niya lahat ng kasalanan sa kanya. Upang kanya itong kamatayan sa krus at ilibing, dalhin sa impyerno yung kasalanan natin, pero si Jesus hindi maahawakan ng impyerno sapagkat si Jesus walang kasalanan. Tayo, kapag tayo namatay na may kasalanan, tuloy-tuloy tayo sa impyerno. Hindi tayo mabubuhay. Pero si Jesus na walang kasalanan, inako niya para yung ating kasalanan, siya magdadala roon sa kaparusahan ng impyerno upang ang sumampalataya sa kanya, tulad mo, tulad ko, ay hindi na mapapa-impyerno. Kaya yan po ang layunin. Dumating sa kanya. Tulad ng ating buhay, yung babae nito, biyaya ng Diyos, ang unang dumating
sa Kanya. Tayo man, saan tayo nanggaling? Ako, nandun sa lusak ng kasalanan. Nagtitimpasaw ako sa lahat ng tukso sa mundong ito. Traitor, isang mandaraya, isang mandarambong, isang malupit na tao. Ako isang masamang tao. Dumating sa akin ang biyaya ng Diyos, hindi yung akong dumating sa Kanya, kundi ang biyaya ng dumating sa akin upang ako'y Kanyang katanggulin. Kaya nga, biyaya eh. Ikalawa, makikita natin, biyaya ng Diyos ang unang nakakita sa Kanya. Okay? So, biyaya ng Diyos ang unang dumating sa babae, kaya pumasok sa bahay, at biyaya din ng Diyos ang unang nakakita sa Kanya. Yung babaeng ito ay hindi kailanman nakakita kay Jesus. Bakit? Siya ay mayroong karamdaman. Siya ay nasa banig ng karamdaman. Again, sa ating text, sabi, nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, kung saan yung babae, nakita niya ang biyanang babae na ito na nakaratay dahil sa lalat. Nung makita tayo ng Diyos, hindi tayo matuwid. Hindi tayo mabuting tao. Lahat tayo ay nilalagnat ng kasalanan. At yung lagnat dito, ayon sa Biblia, sa panahon ni Jesucristo, yung lagnat nito sa panahon ni Kristo, walang kagalingan. Sapagat ang lagnat noon, hindi tulad ng lagnat sa atin. Sino may lagnat sa inyo ngayon? Uminom na kayo ng kortal, mamaya wala na. Pero yung lagnat dito, sino may lagnat itong malaria? May namamatay ba sa malaria? Oo, pero may gumagaling. Pero sa panahon ito, higit pa ito sa malaria. Sapagat ang lagnat dito ay walang kagalingan. Sa mga tweet, yung taong may lagnat ng ganitong klase ng lagnat, bagamat siya'y buhay pa, ay itinturing na patay na. Okay? Yun ang dinatnan ni Jesus at yun ang nakita ni Jesus sa babae ito na nakaratay sa banig ng kamatayan. Now, pagdating po sa biyaya ng Diyos sa kaligtasan natin, kailan nakita ni Jesus o ng Diyos ang kanyang ililigtas? Kailan? Ha? Kailan nakita? Ngayon ba? Kailan? Bago pa likhain ang mundo. Okay? Yun ang biyaya ng Diyos. Kaya na walang sino mang maaaring magsabing, ako'y mabait. No, wala pang mundo, wala pang tao. Nakita ka na ng Diyos, yun ay biyaya. Gawa niya lamang yun. Pakibasa ang Ephesians 1.4. Ephesians 1.4. Sige nga, pakibasa. Ayon sa pagkapiling niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging banal at walang dumi sa harapan niya sa pag-ibig. Ayon sa pagkakapiling niya, ayon sa pagkakakita niya sa atin, bago pa lamang likhain ang mundo upang tayo ay maging, ano sabi? Banal at walang kapintasan sa Kanya. Doon pa lamang sa walang hanggang, hanggang nakita ka na sa layuning ikaw ay ililigtas. Aksidente ba ito? Hindi. Aksidente ba na si Jesus dumating sa biyanan ni Pedro? Hindi. Dumating siya sa takdang panahon. Pumasok siya sa bahay at nakita niya kung ano ang kalagayan ng babaeng ito, mamamatay na dahil sa karamdaman. Lahat tayo patay na actually. Lahat tayo patay na nung dumating si Jesus. Tayo'y papuntang impyerno na. Bakit po? Sapagkat simula pa lamang kay Adan, tumatanggi na tayo sa Diyos at tayo'y makasalanan. At ang gumagawa ng kasalanan ay patay sa Espiritu. Kaya nga isinugo si Kristo ng Ama bilang biyaya upang magligtas ng mga taong patay na sa kasalanan. Okay? Wala
pong inosenteng tao sa mundo. Lahat ng tao sa mundo patay na sa kasalanan. Kaya nga, biyaya po ang kaligtasan. Hindi ito pinagsisikapan. Kaya ang pagdating ni Kristo sa panahon natin, sa buhay natin, hindi aksidente. Bakit po itong layunin ni Kristo? Lucas 19:10. Ano sinasabi ng Biblia? Okay? Pakibasa. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Okay, upang hanapin at iligtas ang mga nawala. Hanapin at iligtas ang nawala. Kaya nga, si Jesus na biyaya, dumating. Pumasok sa bahay ni Pedro, nakita ang kanyang sadya na patay na ligaw para iligtas. Hindi yung ginang ang naghahanap kay Jesus. Maraming katuwiran ngayon, ako naman yung naligtas dahil hinanap ko talaga ang Diyos. Umakit pa nga ako sa Mount Banahaw. No? Umakit pa ako sa Mount Makiling para makita ko at nagsalita ang Diyos sa akin. That is impossible. Dahil hindi tao ang naghahanap sa Diyos. Bakit hindi magawa ng tao ang maghanap sa Diyos? Kaya nga, alam niyo bang doktrina ninyo ng depravity of man? Bakit hindi tao naghahanap sa Diyos? Patay! Ang tao ay patay sa kasalanan, patay sa espiritual. Wala siyang kakayanang hanapin ng Diyos. Nakita na ba kayo nung patay, naghahanap ng bahay niya? Bakit naglalagay ng kandila sa pinto? Yung mga namatayan, bakit? Para daw hindi maligaw yung kaluluwa. Now, may patay bang dumarte at naligaw? Wala po. Wala pong nangyaring ganun. Hindi yung ginang ang naghanap kay Jesus. Ang hinahanap niya, anong hinahanap ng babae ito? Sa kanyang kalagayan. Savior kaya? Kadalingan ng katawan. Pero kailanman, hindi tagapagligtas ang hinahanap niya. Ang hinahanap niya, pinagsisikapan niya, gumaling siya sa kanyang karamdaman. Kaya, nagpupunta sa grupo, nagpupunta sa Baguio, tumaakyat mo sa 300 steps para lang gumaling. Yan ang ginagawa ng reliyon. Kagalingan nung kanilang temporal yung hinahanap na kagalingan sa katawan. Hindi ka lang nang kaluluwa. Sapagkat ang tao ay patay pagdating sa spirito. Kaya lahat ng reliyon, ang hinahanap nila ay kaluwagan ng kanilang damdamin, mawala ang guilt, no? Hindi yun talaga kaligtasan. Kaya itong babaeng ito, hinanap niya yung kagalingan ng kanyang katawan sa maraming paraan. Pero bandang huli, wala na siyang magawa. Wala na siyang magawa. Kaya nga, nung ang babaeng ito wala na magawa sa buhay niya, naghihintay na lang ng oras papuntang impyerno, yun ang pagkakataon ng Diyos na dumating sa buhay niya. Kaya nga isang nalulunod, di ba? Mayroong isang nalulunod sa tulay. Hindi marunong lumangoy! Ang daming tao ng mot! Sagipinin nyo! Yung tao naman, gustong sumagip. Look, lumuntad ka na! Sagipin mo! Teka, mamaya na! Mamamatay ang tao ngayon, sagipin mo na! Mamaya na! Nung lumubog na yung tao, saka ngayon sinagip nung lalaki. At din na sa tabi. Sabi ng mga tao na kakakil siya, sinangulo ka! Kung kailan! Wala nang pag-asa yung tao, saka mo niligtas. E paano kung meron siyang pag-asa, ako lulubog na. Hanggat may kaya pang tao, pipilitin niya ang kanyang sarili na iligtas. Pero kung wala na siya magagawa, malaya na yung taong magliligtas sa kanya. Ganun din ang nasa. Hanggat wala ka ng pag-asa, wala ka ng inaasahan, kahit kamunti mo sa buhay mo, doon dumarating si Kristo. Itong talagayan ng babae. Biyaya ito. Naunawan naman yung biyaya. Biyaya ito ng Diyos. Sapagkat ang babae ito ay may karamdaman. Tapitan natin,
tungkol sa karamdamang espiritual. Ephesians 2:1, pakibasa. Ano ang kalagayan ng taong nilalagnat ng kasalanan? May karamdaman na kasalanan. Hindi karamdaman na sakit lang, kundi talagang kamatayan. No? Anong sabi dyan? Ephesians 2:1. Kayo mo yung mga patay sa inyong mga pagsalagsa at mga kasalanan. Ano raw ang talaga ng tao dahil sa kanilang kasalanan? Patay. Hindi po may sakit. Hindi may sakit. Patay. Hindi sinabi na, o naghihingalo. Hindi naghihingalo. Patay. Kaya walang magagawa. Namayang hindi natin intindihan. Ano yung kamatayan kalagayan natin? Ano yung ginagawa nating kasalanan para tayo mamatay? Pakibasa tuloy-tuloy, verse 2 hanggang 3. Na dati inyong nilakaran ayon sa lakad ng mga sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawi, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Okay, sino yung ama na yun? Satanas. Sige. Tayo lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito. Sa mga pagnanasa ng laman, okay, na ating ginagawa ang mga nais ng laman. Okay. At ang pag-isip, at tayo nung katutubong mga anak ng kaputan, okay, gaya naman ang mga iba. Lahat tayo, anak ng kaputan, dahil wala tayong pagnanais sa espiritual. Ano daw may nanais? Nilalakaran? Ayon sa? Laman. Ayon sa natural na kalagayan ng kasalanan, makalaman sa laman, wala pong espiritual. Kaya ang tao, patay sa espiritual dahil sa makalaman. Ngayon, kung tayo'y patay noon sa espiritual, ano ang kalagayan natin? Pakibasa verse 12. Okay. Dahil makalaman tayo noon, ginagawa natin ang gusto ng laman, ang magkasala, magsinungaling, magmura, lahat, no? Yun ang gawin ng laman. Tayo noon ay walang Kristo. At tayo hindi kabilang sa mga pinangako ng Diyos na bayang Israel. Kaya lahat tayo walang Diyos at walang pag-asa. Ngayon, kailan dumating yung pag-asa? Sa pagdating ni Hesus Kristo. Dahil si Kristo ay biyayang kaloob ng Diyos sa lahat ng patay sa kasalanan. Nasaan ngayon ang ipagmamalaki ng tao na ako'y naligtas dahil ako na may mabuting tao? Ako na ay gumagawa ng mabuti sa kapwa. Biyaya ba yun? E ako may masipag magsisimba, ako'y masipag na makinig, ako'y masipag magbasa. Yun ba makapagliligtas sa'yo? Sino ba ang ating tagapagliligtas? Si Jesus. Sino ba si Jesus? Diyos. Siya ang ibinigay ng Ama. Sa makatwid, kung ibinigay siya ang biyaya. Okay? So maraming mga taong naniniwala na sila'y ligtas dahil sa kanilang mga pagsisikap, sa kanilang mga kabutihan, sa kanilang pagiging religyoso, sa kanilang pagiging may katungkulan sa simbahan, sa kanilang pagiging matulungin, sa kanilang paglilimos, pagbibigay ng amot sa simbahan, hindi yung biyaya. Kung paano sa babae, nagsumikap siyang maibsan ng kanyang pisikal na karamdaman, yun din ang ginagawa ng mga tao na sa pagbibigay nila ng mabuting bagay, maibsan ng kanilang guiltiness sa kasalanan. Pero hindi mapapatawad. Sapagkat hindi magawa ng taong patay ang sumampalataya kay Jesus. Hindi magagawa ng isang taong patay ang makita si Jesus. Si Jesus ang dumating, siya ang pumasok, siya ang nakakita, at ikatlo,
biyaya ng Diyos ang unang humawak sa kanya. Verse 15, okay? Nung dumating si Jesus, pumasok siya sa bahay ni Pedro at nakita niya ang biyanan na nakaratay sapagkat may lagnat. Anong ginawa ni Jesus? Verse 15, hinawakan niya ang kamay ng babae. Hindi yung babae ang unang humawak kay Kristo tulad ng ginagawa sa simbahan doon sa itim ng istatwa. Sige, kalmot doon, kalmot. Hagis ng panyo para sila gumaling. Anong hinahanap nila? Kagalingan ng kanilang physical, kailanman hindi naghahanap ng kagalingan espiritual. Okay, bakit? Patay sa kasalanan. So makita natin ito, dumating si Jesus, umasok si Jesus, nakita ni Jesus, ngayon may hinawakan ni Jesus. Ano ito? Pinagtrabahuan? Biyaya. Dahil gawa lamang ni Jesus ang lahat. Wala yung babae. Kamay ng Diyos lamang ang pag-asa ng sino mang tao sa mundong ito. Hanggat hindi ka inaabot at inahawakan ng Diyos, mananatili ka sa kalagayang patay at patungo sa imperyo. Tayo bilang mananampalataya, hinawakan ni Jesus. Sinagip tayo ni Jesus sa tiyak na kaparusahan sa imperyo. Walang makagawa niyan malibang siya lamang. Tulad ng babaeng ito, mamamatay na siya. No? Yung kalagayan, tingnan nyo lamang, mamamatay na siya. Parang tinuro siyang patay na. Ilang beses na akong nakipag-usap sa mga naghihinalo, hindi na sumasagot. Bakit? Considered patay na eh. Pero ilang beses na akong nakahawak ng isang Kristiyanong naghihinalo, pero nagsasalita. Lalo ni asawa ni Alice, si Ruby. Lapas na yung mata niya, sabi niya, Pastor, nandiyan ka na ba? Andito ako, Rod. Nakahanda ka na ba? Opo, Pastor, nakahanda na ako. Anong nakikita mo ngayon? Nakikita mo ba si Jesus? Sinabi niyo po sa preaching, Pastor, pagpikit ko, pagdilat ko, mukha ni Kristo. Ngayon, maliwanag, Pastor. At saka pumikit si Rudy. Pero karamihan sa mga hindi Kristiyano na naghihingalo, tahimik lang, biglang namamatay. O di kaya, naghihirap at bago matay. Marami na sabi, biglang namatay, naku lang ka, pirap-pirap yung lulo ko, namatay. Payapang-payapa siya. Hindi, wala na siyang pag-asa para magsalita pa. Kaya siya biglang namatay. Now, yung babae ito, parang bigni na siya, di ba? Wala na siyang marinig. Dahil siya ay isang halos patay na. Naghihinalo na siya, nagdidiliryo na siya. Wala siyang marinig. Pero alam niyo, kahit patay na, pagkat dumating si Jesus, kapag gumana ang biyay ni Jesus, pati patay makakarnig ng tinig ni Jesus. Naniwala kayo doon? Sino sa Biblia na patay na tatlong araw, pero tinawag ni Jesus at bumangon? Si Lazarus! Tatlong araw ng patay! Ang sabi ng kapatid niya, Panginoon, tatlong apapahong na yan. Huwag mo nang istorbuhin pa. Pero sabi niya, buksan niyo ang bato ng takip na yan. At binuksan nila, Lazarus! Bumangon ka! Aba, si Lazarus na natutulog patay. Yung biglang gumising. At tumayo, nagbalot siya ng tela, napakaba, lumundag-lumundag siya at lumabas sa pinto. Dahil tinig ni Jesus, biyaya, nakakarnig pati ang patay. Okay? Pakibasa. 1:5:25. Katotohanan na yung sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga na narinig ng patay ang dinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabuhay. See? Tayo yun eh. Tayo yung tinutukoy. Dati bingi tayo sa tinig ni Jesus. Ang alam natin, relihiyon, ang ating paniniwala. Pero hindi natin marinig ang tinig ng Diyos. Pero nung dumating si Kristo sa buhay mo,
pumasok sa buhay mo, nakita ang kalagayan mo, hinig mo kay Jesus, narinig mo ang tinig niya. At dahil narinig mo ang tinig niya, nabuhay ka. See? Anong nauna? Makarni? O mabuhay mo na? Narinig. Mabuhay mo na. anong nauna? Kaligtasan o panampalataya? Kaligtasan. Yes! Kaligtasan muna! Dahil kailangan buhayin ka muna bago ka ngayon sasampalataya. Dahil paano sasampalataya ang patay? Kailangan mag-born again ka muna. At kapag ikay na-born again, marinig mo na ang tinig niya. Kaya nang dumating ang Panginoon, hinip po ang babae ng buhay ng babae. Kaya naman, siya ay sumampalataya. Bakit? Sapagkat maging ang patay makaririnig ng tinig ni Jesus sapagkat siya ay kanyang binubuhay. John 3:3, ang sabi ron, malibang ang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Anong nauna? Born again o faith? Born again. Born again muna. Kaligtasan. Dahil kung born again muna, gawa lang ng Diyos yun. Pero kung pananampalataya muna, ay sasabihin ng tao, ay sumampalataya ako, ginawa ako. Di merong ipagmamalaki ang tao. Okay? Binuhay muna ang babae nito. Kailan siya binuhay? Nung siya ba'y magaling na? Ha? Sumpatay. Nung sumpatay. Kailan siya binuhay? Nung mabait na? Kailan siya nung bumuhay, binuhay? Nung dumadalo na sa simbahan? Hindi. Ipinakita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa isang taong patay. Doon dumarating ang biyaya sa kanya. Hindi noong siya'y nabuhay na. Pakibasa, Roma 5:28. Paano pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating mga tao? Roma 5:8. Subalit, pinagkuha na yan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noon tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Okay, kailan doon namatay si Kristo sa atin nung tayo ay banal na? Makasalanan pa. Nung tayo po'y makasalanan pa, dumating ang biyaya ng Diyos sa atin. At tayo, dahil binuhay tayo ng Diyos, ano nga eh? Ano yung pagkabuhay sa atin? Ito pa'y gawa ng ating pagsisikap? Grace. Pakibasa, Ephesians 2:4-5. Sige. Ngunit ang Diyos na pagkasay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Maging noong tayo mga patay sa pumagitan ng ating pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pumagitan ng biyaya kayo'y naligtas. Okay. Paano tayo naligtas? Sa biyaya. Hindi dahil sa ating pagsisikap, kundi biyaya. Anong biyaya? Sa loob. Sino yung biyaya? Si Kristo. Anong ginawa ng Ama sa biyaya ito? Ibinigay sa atin. At tayo ay nabuhay. Ngayon, pag nabuhay ka, ano gawin mo? Pasampalataya ka. Sige, tuloy natin na Ruen. Verse 8-10. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. Okay, sa biyaya kayo'y naligtas. Walang bahagi ang tao. Sa pamagitan ng pananampalataya. Okay. At natanggap din. Sige. Sa pamagitan ng pananampalataya, sabi, natanggap mo ang kaligtasan ito sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pamagitan ng tuloy. At ito hindi sa pamagitan ng iyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Sure. Hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa. Nilikha tayong bagong likha. Okay. Na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa nung
pa nung upang siya ay ating lakaran. Okay. Isa-isa natin. Saan dito ay naligtas? Verse 8? Biyaya ng Diyos. Dahil tayo naligtas sa biyaya ng Diyos, nagising tayo. Okay? Ngayon, tinanggap natin ang biyaya ngayon sa pamagitan ng panampalataya. Kaya mayroon tayong katiyakan. At ang panampalataya ay hindi ating trabaho. Ito ay kaloob ng Diyos. Upang hindi tayo pwedeng magmalaki. Okay? Pagdating sa verse 10, ang sabi, tayo ang pinaka mahusay na gawa ng Diyos. Ang mahusay na gawa ng Diyos dahil binili ka tayong bato. Pinaka mahusay na gawa ng Diyos kay Kristo para saan? Para? Pakibasa, tuloy. Para sa? Mabubuting gawa. Na ano? Na inihanda ng Diyos nung una pa upang siya ating daharan. Now, i-unless natin, ang babae. Unang dumating ang biyaya sa buhay ng babae. Unang pumasok ang biyaya sa bahay ng babae. Unang nakakita ang biyaya sa kalagayan ng babae. Right? Parang biyayan. At unang humawak sa kamay ang biyaya sa kamay ng babae. At siya'y nabuhay. Okay? At siya'y nabuhay. At nung siya'y nabuhay, anong pinagkaloob? Para ng pantaya, para matanggap ang kaligtasan, at ano pa? Mabubuting gawa. Okay. So, pang-apat, biyaya ng Diyos ang nagbigay ng mabubuting gawa sa Kanya. Nakita niya? Una, ano yung una? Biyaya ng Diyos ang unang dumating sa Kanya. Ikalawa, biyaya ng Diyos ang unang nakakita sa Kanya. Ikatlo, biyaya ng Diyos ang unang humawak sa Kanya. Pang-apat, biyaya ng Diyos ang nagbigay ng mabubuting gawa sa Kanya. Now, paano natin mapapatunayan na yung babaeng yun ay buhay na at gumaling? Ha? Sumunod ba? Anong ba? Pakibasa sa verse 10. Anong sabi dyan? I mean, sa verse 15, I'm sorry, ng ating text. Hinawakan niya ang kamay ng babae at nawala ang kanyang lagnat. May sabihin, pinatawad na siya. Maling siya. At? Umamon siya. Umamon at tingkod. Yun. Yun ang tanda ng isang babaeng nakatanggap ng biyaya na kanyang sinampalatayan at nagkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Ano ang tanda ng katiyakan ng kaligtasan? Umamon at nagligtas. Hindi maaaring ang isang taong naligtas hindi maglilingkod kay Kristo. Sapagkat, yun ang tanda ng kanyang katiyakan. Yun ang tanda. So, binigyan siya ng good works. Binigyan siya ng mabubuting gawa na siyang dapat niyang lakaran. At ang mabubuting gawang ito ay makikita natin sa buhay ng babaeng ito. Nang siya'y sumampalatay kay Kristo dahil siya'y ginising, binuhay na muli, at sa kanyang panampalataya, agad siyang bumangon, hindi na kailangang utusan pa, maglingkod kayo, sumamba kayo, dumalo kayo, hindi na kailangang utusan. Natural yun sa isang taong nakatanggap ng biyayang kaligtasan, nga siya ngayon may bagong buhay, at ang bagong buhay nito ay para bumangon at maglingkod. Yung bang kaligtasan natin? O marami tayong mga dahilan, hindi mo na ako dadalo ngayon, hindi mo na ako sasamba ngayon, hindi mo na ako atin ang prayer meeting ngayon. Ha? Totoo ko bang ligtas? Tanong ko na
naman yan. Ikaw ang sasagot niyan. Kung ito nga bang ligtas? Anong katibayan sa iyo na makikita? Because faith without works is dead faith. So therefore, if dead faith, dead salvation. Hindi totoo. Ang paglilingkod ng babae ito, agad. Hindi na kailangang sundutin yung puwet. Parang matindan mo nga, yung tsaka ba? Yung tsaka na guwang ka, kung may isang natin. Na yung partiyan mo, yung tsaka pangkilit. Huwag ba na yung muwalin sa tubangan, adyan ang atin. Pero napakaling muwalin dahil siya pambit, kaniwang naliyala, tsanda. Baka sabot siya yung dalil. Hanggat may tumatayong paya dyan sa pulpito na mukhang kalansay na handa pang mag-preach, makinig ka. Dahil hindi yan tatayo kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. So ngayon, itong babae ito, ano magkita natin sa kanya? Iniibig ba dyan ang Diyos? Yes! Pero paano niya naibig ang Diyos? Dahil ang Diyos ang unang lumapit sa Kanya. Ang Diyos ang unang umibig sa Kanya. Dahil inibig siya ng Diyos, binuhay siya, niligtas siya, binigyan siya ng pananampalataya, binigyan siya ng mabuting gawa, upang may balik niya naman ang pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa Kanya. 1 John 4:19. Pakibasa. Tayo umiibig sapagkat siya ang unang umiibig sa atin. Okay. Tayo, sino yung tinutukoy dito? Mga Kristiyano. Tayo ay nakakaibig sa Diyos. Bakit? Sapagkat siya ang umiibig, unang umiibig sa atin. Ang pag-ibig ba natin sa Diyos ay tulad ng pag-ibig ng mga patay sa kasalanan? Na sinasabita ng sampagita ang kanilang tributo, na pinapasan pa siya nilang prosesyon ng mahal nila, na nilumuhuran nila, umakit sa hagdan, nagdurugo ang tuhod dahil mahal nila ang Diyos. Ganun ba ang pagmamahal na ibinibigay ng totoong inibig ng Diyos na una? Hindi. Ang totoong nagmamahal sa Diyos ay yung mga nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Hindi sa tradisyon. Hindi sa kaugalian ng reliyon. Sapagat yung kaugalian sa reliyon, tradisyon, gawa yon ng mga taong patay pa sa espirituan. Ang mga taong binuhay na, nakakaunawa na, sumasampalataya na, at umiibig pabalik sa Diyos na sa kanyang biyaya. So makita natin, ang kaligtasan ay kaloob, hindi pinagtatrabaho. Ito'y kaloob sa akin, gaya lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya, biniyaya niya ang kanyang bigtong na anak, upang ang sino bang sa kanya'y sumampalataya, sa palagay niyo, sino yung sasampalataya kay Jesus? Yung mga binuhay. Hindi lahat ng tao. Sino man sumampalataya sa Kanya. Walang makasampalataya maliban sa binuhay na karnig ng tinig ni Jesus. At siyang nakarnig at sumampalataya, hindi mapapahama bagos magkaroon ng buhay. Pag sinabing hindi mapapahama at may buhay na walang yan, yung may katiyakan. Yes! So sa mga magkagero man, magkalinog man ng kalibutan, igsoon, doon na kay kalinaw, kay tunay, doon na kay katiyakan. Pero kung wala kang katiyakan, bagga-bagga kayo ng anino ng kalibutan. Paingong gasgahong hangtod niya ikaw dito, abdun sa kalayo. Ampun ng kalayo dito. Ay nagtuo ka na ikaw maluwas pinaagi sa inong pagpalimpaso ng kalibutan. Naintindihan nyo? Salamat sa Ginoo. Marami kayo. Pasensya na si Sienna at si
So, nakita natin na ang kaligtasan ay biyaya. Wala sa pagsisikap ng tao. Ang pagsisikap ng tao ay para lamang sa kanyang pansamantalang pagalingan ng pisikal at kalagayan. Ginagawa niyang lahat ng paraan para magkaroon siya ng mapayapang damdamin. Hanggang doon lang yun. Pero walang katiyakan ng kaligtasan ng tao. Ngunit ang kaligtasan ay biyaya ng purihin ng Panginoon. Purihin ng Diyos sa kanyang biyaya sa atin. Dapat natin siyang sambahin, purihin. Sa Linggo, nasamba tayo. Amen? Tayo na lang. Opo, Panginoon, salamat po sa inyong biyaya. Sapagkat ang biyaya ninyo ay kaloob, hindi namin pinagkatrabahoan. Kaya wala pang dapat isipin at ipamamba. Dahil kung kami po ang gagawa ng pagsisikap upang kami magkaroon ng katiyakan, tiyak lamang kaming mabibigo sapagkat kami po'y makasalanan. Bawat sandali kami po'y nagkakamali at wala pong katiyakan sa aming pong kasiguruhan. Salamat na lamang sapagkat ang aming kasiguruhan, kayo may hawak. Hawak mo ito sa iyong pong kamay, sa kalamitan at walang sino mang makakaagaw nito. Kaya mayroon kaming kapayapaan, katiwasaya at katiyakan habang kami nabubuhay sa mundong masama at magulo at makasalanan ito. Maraming salamat po, Diyos. Ang lahat ng ito'y isang dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.